Magandang umaga sa lahat. Ako, nasa sa inyong harapan upang ibahagi ang aking mga saloobin sa pamamagitan ng pagtalumpati patungkol sa buhay. Ang buhay ay isang tuloy-tuloy na proseso na kailangang tapusin balang araw. Ang buhay ay patungkol sa pagsamba sa iyong sarili at paglikha ng iyong sarili. Mayroong isang quote na nagsasabi, ang buhay ay maunawaan lamang pabalik, ngunit dapat itong isabuhay pasulong. Ang buhay mismo ay isang ginintuang pagkakataon upang mamuhay ng isang makabuluhang buhay at dapat natin suportahan ang iba na gawin ito. Hindi mahalaga kung ilang taon kang nabubuhay, ngunit mahalaga kung gaano ka kahusay na mamuhay ng isang kalidad na buhay. Ang takot sa kamatayan ay laging nagbabanta sa ating buhay. Ang bawat tao ay kailangang harapin ng kamatayan sa lalong madaling panahon. Ngunit, hindi ito nanghulugan na dapat itong painain ang ating loob na mamuhay ng lubusan o makamit ang ating mga layunin. Ang isang tao ay matalino lamang kapag siya ay handa na upang harapin ang kadahana. Pero kung hindi pa dumarating ang panahon na ito, kailangan mong maging masaya habang may oras pa. Ito ay isang pakiramdam ng kahandaan. Ito ay isang paglalakbay sa buhay ng bawat isa kung saan kailangan nating tumawid sa tulay ng kamatayan upang magising sa isang buhay na walang hanggan. Ang buhay ng tao ay tunay na napakahalagang regalo. Ang bawat sandali ng buhay ng tao ay nagdadala sa atin na pagkakataon upang kumilos at ibahayag ang ating mga bertud. Bawat sandali ay nagbubukas ng landas patungo sa atin upang makatanggap ng mga pagpapala. Ito ang katotohanan ng buhay, ay nabibigay sa atin ng parehong positibo at negatibong mga sitwasyon. Ang talagang mahalaga ay kung paano tayo tumugon. Ang buhay ay kaloob ng Diyos sa anyo ng pagtitiwala. Nagagawin natin itong makabuluhan sa anumang makakaya natin. Lahat tayo ay natatanging individual. Walang isinilang na katulad mo. Kaya, palaghan ang iyong pagkatao. Maraming beses nakatagpo ako ng mga taong inakusahan ang Diyos ng mga bagay na wala sila. Lagi nilang minumura ang buhay nila. Ngunit, napagtanto ba nila na ang buhay na ito ay mahalaga? Kung gagawin nating sulit ang pamumuhay at magsisikap patungo sa pagiging positibo, ang buhay ay walang iba kundi isang paglalakbay na may mga aral, kahirapan, dalamhati at mga espesyal na sandali. Sa huli, ito ang magdadala sa atin ng ating destinasyon. Ang ating layunin sa buhay, ang kalsada ay hindi palaging payak na daan. Sa totoo lang, sa buong paglalakbay natin, marami tayong pagsubok na haharapin. Ang mga hamong ito ay palaging susubok sa atin, katapangan, kalakasan at kahinaan, at pananampalataya. Sa ating paglalakbay, maaaring makatagpo tayo ng mga hadlang na darating sa pagitan ng mga landas at nakatakdang tahakin. Upang mapunta sa tamang landas, dapat nating malampasan ang mga hadlang na ito. Minsan, ang mga hadlang na ito ay talagang mga pagpapala. Ngunit hindi natin naintindihan sa panahon iyon. Ang sekreto ng buhay ay mahigit na kilala sa mga taong hindi masyadong nakakabit sa anumang bagay. Sa mga tuwid, nanatili silang walang ugnayan sa mga alalahanin at nagbabagong kapalaran ng kanilang buhay. Sila ang mga taong hindi sinusukat ang kanilang buhay sa mga materialistikong pag-aari. Ngunit, sa pamamagitan ng pagsukat ng kanilang buhay, sa mga tuntunin ng mga tao, hindi sila mabuhay kung wala ito. Panghuli, maghihimuha ako na dapat ating gawing sulit ang buhay. Dapat ay sa pagmamahal ng ating pamilya at mga kaibigan na ang buhay ay maaaring maganda. Ang buhay ay maaaring maging mas maganda at mas layunin sa pamamagitan ng pagtupad sa ating mga tungkulin sa ating pamilya, sa trabaho, lipunan, at sa buong mundo. Yun lamang po at maraming salamat.